Ito ang pinaka widest, pinaka na widest pa. Napunas na uling. Parang ganun yung dating niya sa akin. I'm sorry, hindi ko gusto to. Ayan ang sinasabi ko. I love red carpet. Wow, sis. Medyo, ganun ako sa foundation. In fairness, effective. Hello everybody! Welcome back sa ating channel. It's been a while. And alam ko hinintay niyo to talaga. Oh, dalawang linggo yata ako hindi nakapag-film. My life has been crazy lately. Opo, ayan. So, pero ayan na, nagbabalik na tayo. This will be an in-depth review, wear test, swatch fest, sama-sama na all in all. Sana hindi kayo ma-bore, no? Pero I promise na marami kayong matututunan. Tutulungan ko kayong pumili. Or if you're eyeing this product, sana makatulong tong video na to. I will try my very best to explain everything ng very basic. Na para hindi kayo mahirapan. Kasi alam ko, sa totoo lang ako, nung in-open ko yung PR, na-overwhelm ako. Alam niyo yung parang hindi ko alam kung saan ko siya sisimulan. So, gagawin nating madali para sa ating lahat, hindi komplikado. So, let's start. In total, 126 pieces itong collection na to. Talagang nakaka-overwhelm siya, pero gagawin nating madali, ano? Para sa mga beginner na rin. So, let's start with the makeup prep squad. Meron tayong Blur Matte Primer and Life Proof Primer. So, on this side, Blur Matte Primer tayo. On this side, Life Proof Primer. Blur Matte Primer. Blurring and mattifying. Recommended for oily and combination. Meron siyang glycerin, niacinamide, squalane, and vitamin E. Life Proof Primer naman. This one is gripping and long-lasting. Water-based siya na primer that can help hold your makeup base and help the skin feel hydrated. Meron siyang saccharide isomerate, glycerin, acrylates, and Japanese camellia flower extract. Recommended for normal, combination, and dry skin. So basically, itong Blur Matte Primer, perfect siya sa mga merong oily skin. And ganito yung kanyang packaging. It's very nice. Clean and simple. And ganyan ang kanyang consistency. Ito ay gripping, kaya isa rin to sa bet ko talagang subukan. Medyo yun lang ang ano natin sa packaging. Merong sumabog na part. Nag-spill siya dun sa cup. Life Proof Primer Gripping and Long Lasting. Para sa pangmatagalan na makeup. Meron siyang lagkit sa kanya, which is nice. Kaya nga, diba, yung soothing gel para sa akin, depende yan, ha, case-to-case basis. Yung soothing gel sa akin, medyo may ganong feeling siya. Okay, Blur Matte Primer. Let's see. Meron siyang scent na medyo amoy chemical. Pero konting-konti, faint lang naman. Hindi naman ganun ka lala. Nawala ka agad yung shine, diba? O, tingnan natin dito sa noo. Kasi dito, shiny talaga ako eh. Half of my face lang. Ayan. Nawala yung shine, diba? So, ayan ang sinasabi kong blur matte talaga. Wala talaga akong ma-feel. Parang wala rin ako ina-apply. Alam mo yung parang, pagdating sa pakiramdam, ha? Parang wala lang. Sobrang gaan. And, ang smooth niya. Parang alam mo yung nag-dry yung skin mo. Parang ganun yung feeling. Not in a bad way, ha? I mean, wala siyang lagkit, walang anything. Very lightweight. Ang galing, oh. Nawala kagad yung shine. Ito, ang shiny pa, diba? Ito, wala. Nawala. It's really blurring. And sabi, nakaka-feel ng pores. Mamaya natin malalaman yan, no? Pag in-apply na natin yung foundation. Sa kabila, let's use the Life Proof Primer. Ito, pag in-apply mo, malamig siya. And definitely, may lagkit na almost parang gel-like. Parang ganun. Kung mapapansin nyo, mga blemishes ko nasa left side mostly. Dito, at saka dito. Kaya, kailangan ko talaga ng gripping para hindi talaga matanggal ka agad yung foundation or yung concealer. Kailangan mag-grip talaga siya sa skin ko dahil marami tayong kailangan takpan on this side. So, ayan. Once na mag-set na siya, siguro naka 40 seconds na tayo, mabifeel ko talaga na may lagkit talaga siya. So, gripping talaga definitely. Let's move on sa foundation. Get ready with me, Cosmetics All About That Base Radiant Skin Luminous Foundation. So, in total, 31 shades ang available. Ito ang pinaka na widest pa shade range locally. Correct me if I'm wrong, baka hindi lang ako updated. First launch pa lang nila to, guys, ha? First launch, pero oh my goodness, 31 shades. May layog, oh my gosh, ikaw na. It retails for 599 pesos. Pero, okay, andito ako para tulungan kayo mag-decide ng shade. Alam kong nakaka-overwhelm yung 31 shades. Meron silang shade finder to help you find your right shade. Kaya nga shade finder. Oo, 99 pesos lang siya. So, ito yung mga swatches para hindi kayo mahirapan. Sa akin, ang napili ko ay Pebble. Yung Pebble yung pinaka-close
sa akin. Pero hindi ako shade na pebble. I think sa Estee Lauder yun. Oo, pebble din ako doon. Yung pebble is LMN20. So, this will help you choose the shade. LM is light medium, N is neutral. So, tandaan niyo yun. Kasi merong cool, may neutral, and may warm. W. Meron din palang O, olive. Sa skin tone, yun yung fair, light, light medium, medium, tan, deep, ayan. Makikita niyo yun sa taas ng shade. Ate Anne, paano ba malalaman ko ano ang undertone ko? Gagawin natin madali for you, okay? So, sa gitna si neutral. Sa kabila, si cool, which is yung pink undertone. And then sa kabila, si warm or yellow undertone. So, paano ko malalaman, ate? Kung anong undertone ko. Tingnan niyo yung veins nyo. Kung ano nakikita niyo dyan, ako nakikita ko, mostly is green. So, ibig sabihin, I have warm undertone. Okay? Makikita niyo rin yan dito sa face nyo. Pag meron nakikita kayong mga purple, actually, yun nga din ang problema ko eh. Hirap din ako dyan. So, kaya ang ginagawa ko na lang, minimix-mix ko kapag hindi siya sakto. Okay? Kasi halo. Pag tinignan ko yung mga veins ko sa face, may bluish, may purplish na veins, meron din green. So, para hindi ka mahirapan, in-neutral mo muna. Okay? Then, saka ka mag-play with different undertone na foundation kung ano yung sa tingin nyo. And, yun nga ang malaking tulong ng shade finder. Kasi sa shade finder, naka-organize na siya. May sistema na siya para hindi kayo mahirapan. Alright! So, eto yung packaging niya. Though may nakita ko sa TikTok, hirap yata sila sa ibang pump nila. I'm not sure kung ngayon mahihirapan tayo. Pero tingnan natin ha. So, eto yung packaging nila. Very classy, very, oh, very wow. Sa totoo lang guys, I'm expecting na nasa 700 plus. Yung pricing. Lalo na nung nakita ko yung packaging. Pero nung nakita ko, ha? $5.99 lang? In fairness, mura siya. 32ml siya. Ang ganda ng packaging. Ayan. Wala tayong problema. Ang ganda. Ang shade nasa ilalim. I-pump na natin. Let's see. Para makita. It's liquidy or watery, runny. Ayan. Kung depende kung anong gusto nyo. Pero, ayan. Malabnow, in short. For sure, sa 31 shades na yan, makakapili kayo kung ano yung shade nyo. Okay, pero kung hirap pa rin kayo, I suggest na yung shade finder, bilhin nyo muna. 99 pesos lang siya. Okay, let's apply this first and then mamaya pag-usapan natin yung shade shifter. Okay? So, dito muna tayo on one side. Pantay naman siya. So, yun yung basehan ko kasi most of the time, nag-oxidize sa akin yung foundation. So, apply naman natin siya sa kabilang side. Uy, in fairness ha, ang tipid niya. Ay, parang gusto kong maglagay ng ano dito, mag-color correct tayo guys ha. Meron ako dito nung color green. Ayan, yung sa Radiance tint nila. Huwag kayong mag-alala, mamaya may swatches tayo nito, okay? Maglalagay lang ako ng konti kasi grabe yung pimple ko dito. Opo. Tsaka dito. At hindi ko siya ikakalat. Sa mga blemishes ko lang siya ilalagay ha. Though pwede nyo ilagay to sa redness. Kaso baka kasi ma-istorbo yung foundation natin. Eh gusto kong i-review ng in-depth yung itong foundation na to. Okay, let's just blend this. Hayaan muna natin siya maluto ng konti, no? Ayan, I waited siguro mga 3 minutes. Nagsettle na siya sa skin. Okay, ngayon patungan na natin siya ng foundation. Hindi naman ako nahirapan dun sa pump. Siguro may mga certain bottles lang or hindi lahat na nagkakaroon ng ganung problema. And dai, pag magpa-foundation kayo, lagyan nyo rin yung leeg, ha? Kasi sometimes, ayun nga kagaya niya, pag nag-oxidize, halatang halata yung hati sa leeg kapag hindi kinaglagay. Kaya, i-blend nyo rin sa leeg nyo, okay? Huwag kayo matakot. Okay lang yan. Nice, oh! Natakpan ka agad. Kitang-kita ako yung pore filling effect ng primer. Kasi ito, hindi masyadong halata yung aking pores. Pero on this side, or siguro mas malaki yung pores ko dyan, hindi rin ako sure. Alam nyo, grabe yung gripping. Feeling ko mas maraming foundation to. Tsaka mas maputi siya. Ito, nag-tone down na to kasi kanina pa. Tingnan nyo mabuti up close. Ayan siya. Grabe yung coverage. Pero akala ko yung pebble, shade ko na siya. Pero teka lang. Hintayin natin. Babalik ako guys ha. Wait lang. Hintayin natin siya mag-set talaga. Totally on my skin, medyo basa-basa pa kasi. Alam nyo, decided na ako. Blur matte primer talaga para sa akin. Sobrang lightweight niya. Ito talaga may mafe-feel akong malagkit. At actually, parang hindi ko nga bet yung finish nito. Ngayon na, hindi pa ako nagpa-powder. Alright, so let's talk about the shade shifters. I've tried lahat. Pinaglaruan ko siya kanina. So I can share my thoughts, alright? So sa shade shifter shades, actually, sa dami ng shades ng Radiant Skin Luminous Foundation, hanapin nyo na lang yung perfect. Kasi, to be honest, ang hirap niyang timplahin. Lalo na yung caviar. Oh my goodness. Ang hirap niya talaga. Ang tagal ko dyan. Sabi ko, ba't ganun? Pero konti lang naman nilagay ko. Yung una, marami.
sunod konti, kailangan maglagay ka pa ng sunset orange. Siguro, depende kasi kung anong undertone yung hinahabol nyo. Kailangan mo pang maglagay ng sunset orange or konting sunrise yellow. So, parang kailangan mo siya lahat kung magmi-mix and match ka using the caviar. So, parang kakailanganin mo yung ibang shades. So, medyo komplikado siya for me. Ang pinakamadali lang gamitin dito is yung snow. Pag dark sa inyo yung foundation, snow. Paputiin mo lang siya, ganyan. Unlike si caviar, parang nagiging ashy na parang putik yung kulay niya. Si blue sky naman, ito para maging pink undertone or cool na tinatawag. Pag kulang ng pink undertone yung foundation nyo, si blue sky ang ilagay nyo. May kita nyo dyan sa ating before and after, di ba? Kita nyo nag-pink undertone talaga siya. Si sunset orange and si sunrise yellow. To be honest, hindi ako ganun ka maalam sa color correcting, pero makikita nyo dito yung difference. So, parang kailangan nyo lang talagang timpla-timplahin siya. Kung magdadagdag kayo ng konting orange sa foundation nyo, and si yellow naman kung magdadagdag kayo ng warmth. Si matcha, kung kailangan nyo ng olive, kung gusto nyo gawing medyo olive ang inyong foundation, ayan, you should get this one. Sa ordinaryong magandang mamamayan, nakagaya natin. To be honest, okay na yung ano, medyo komplikado. Iwan na natin sa mga experts ang shade shifting activities. Ayan, basta mga makeup artists, malaking tulong to. To be honest, ako, may time ba akong gawin yon? Wala. Unless siguro meron akong may makeupan and limited lang yung foundation ko, diba? Yun lang naman yung thoughts ko sa shade shifter. Komplikado siya akong gamitin. May mga certain shades. Siguro marirecommend ko lang dito sa shade shifter is si Snow. Ako, honestly, si Snow magagamit ko yan. Kasi meron akong mga darker foundation. Medyo pumiti kasi ako lately. All about that base radiance tint. Ayan yung gagamitin natin. Concealer, as you can see, medyo madilim yung ilalim ng mata natin. Opo. So, yan yung gagamitin natin. Let's move on muna sa swatches. In total, they have 32 shades, 4 na undertones. Pwede na siyang maging foundation, concealer, contour, bronzer, highlighter, color corrector, eyelid primer, pwede rin. So, yung ginamit ko kanina is si green, diba? Ayan, halos hindi na makita yung blemishes. And ang napili ko dito sa totoo lang is si cream and si pebble. Unfortunately, wala ako. Let's try si sand. So, si sand is light with olive undertone. Ah, yeah, this will work. Pangatawanan na natin si sand. Hindi ako naglalagay ng marami, konti lang. Kasi the more na maglagay ka ng marami, mas mag-crease siya. Let's get a blendy. Okay, that's better. Meron pala ako ilalagay dito. Oh, kasi meron tayong blemish dyan. So, kunin natin si, okay, si almond na lang. So, ayan. Tinatakpan ko lang yung pimple mark dyan sa may kilay ko. By the way, I forgot to mention, 399 pesos each. And trusted ko naman na to. Hindi na to first impression. Hindi tayo masyado mag-concentrate dito kasi I've tried this before. 10 ml yung laman niya. Mas malaki. Hindi ako naglagay ng concealer dun sa mga blemishes natin. Kasi halos hindi ko na nga siya makita. Kasi okay naman yung foundation, di ba? Yung coverage na, I would say, medium to full. Powder Rush Collection. So, meron silang tatlong klase dito. We have the Loose Baking and Setting Powder. Dalawang shade yung meron ako dito. Though, meron silang 6 na shades. And to be honest, mas gusto ko yung translucent talaga when baking. But I have Cream Puff and Bright and Pink. Meron din tayong Pressed Translucent Powder. So, of course, hindi siya pang bake. Sa mga hindi nagbe-bake, I think mas okay sa inyo to. And yung most used ko, especially pag skin tint, or sometimes kahit sunscreen lang yung suot ko, tapos eto na. Sabi nung iba, hindi okay yung coverage, pero for me, okay. Ang shade ko dito is Nutmeg. Saktong-sakto sa akin yung Nutmeg. As you can see, ayan, gamit na gamit ko to, guys. Pakita ko sa inyo. Gamit na gamit ko yan. Ayan, nakikita na yung nanay. Oh, ito, kailangan ko to pang touch up or pang everyday, kahit sunscreen lang. Tinted sunscreen, okay na. Tapos yan, powder. Okay na. Ito, bagong shade yata to. This one is Pearl. Ay, maputi sa akin si Pearl. 549 pesos each, pare-pareho ng pricing. Alright, so, syempre, dito muna tayo sa bake. Alam niyo naman ako, baking is life. Ganito yung itsura niya. Meron siyang triangular puff, which is very nice. Alright, so ito na siya. Ay, wow. Wow! Yes. Expert na po ako sa pulbo, oo. Alam ko yung feeling pagka maganda yung powder. So, ito si cream puff. Alam niyo, nakakita lang ako ng ganito yung sa Benai. Diba may banana powder? Yellowish siya. Tapos may pink din yun. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng shade na yun eh. Pero ako, enough na sa akin talaga si ano, ni Chido, diba? Nichido talaga ako all the way eh. Ay, para siya yung Ponds. Naalala niyo yung pink na Ponds na powder? Okay, so ito siya. Ah, brightening! Akala ko naman pink na pink. Brightening siya. Okay, so lagay natin siya sa
under eye area. Yun ang pang-bake natin. Hindi ko na i-apply si Press Translucent. Siguro later on, pag nag-touch up tayo, sa update na lang. Ano? Parang medyo nagdadalawang isip ako dito kay Bright and Pink. Parang masyado siyang maputi. Kaya nga, kinoncentrate ko siya sa under eye area. Si Cream Puff, halos kakulay siya ni Creamy Glow ng Nichido. Okay, ito sa the rest of my face. Kung paano ako mag-bake. Tapusin ko muna yung kilay ko, guys, and balikan ko kayo. Alright, so let's try itong si Translucent Powder, pero sa leeg lang. Ang shade na to is Cupcake. Meron silang tatlong shade, Icing, Sugar, Cupcake, and Banana. Let's apply. Okay, so ayan siya. Ang difference lang talaga nila, this one is pressed. Yung isa is powder. Almost the same. Ayan o. Oh. So kung ayaw nyo ng ganito, yung iba kasi ayaw nito kasi makalat. Dahil na loose. So, eto na lang sa inyo para hindi siya makalat, diba? This is nice for me. Ang hindi ko lang gusto sa kanya is yung price niya. 549 pesos for 20 grams. Mahal. Namamahalan ako, yun lang, yung price point lang naman. Pero other than that, okay siya sa ngayon sa akin, ha? Eto na! Eto na! Yung nire-request ko dati, sabi ko, sana meron na silang individual pants. Meron na! Okay, yan yung isa-swatch natin next. Kasi pipili ako kung anong gagamitin natin pang contour, bronzer, blush, and highlighter. Okay, so meron tayong dalawa dito, no? Pero isa lang yung pupunuin natin kasi yun lang ang magagamit natin sa face. Okay, let's swatch first yung mga contours and bronzers and blush. Okay. This one, I'm not sure kung magkano to. Ilalagay na lang sa screen dahil hindi ako sure kung magkano. Okay, pupunuin natin ito. Though, pwede mo siyang bilhin yata ng apat na pan, tas meron na siyang kasamang casing, 749 pesos. Apat na kagad yun. So, ikaw na pipili kung ano yung check out mong pan. Okay? Sana makatulong itong swatches na gagawin natin. So, let's start with contour. So, 299 each yung ganito. Okay, Don. Ay, halos hindi makita. This is very light. Siguro ito ay para sa mga fair skin. Hindi siya nakikita sa skin ko. Alright, this one is Checkmate. Very ano lang siya, subtle. And ashy, tingnan siya on my... Anyway, bakit ganun? Pero hindi ko siya masyadong makita. Mukhang kailangan ko na siyang i-apply para makita natin. Dawnton ang napili ko. Ah, very ano lang siya. Hindi siya yung ganun ka... Pack. This one is cool undertone. As you can see, para lang siyang shadow, oh. Alright. So, ayan siya. Kaso parang medyo maputik siya for me. Parang kulang sa warmth. Nang konti lang naman. Parang maduming tingnan. Parang may napunas na uling. Parang ganun yung dating niya sa akin. I'm sorry. Hindi ko gusto to. This one, sobrang light naman. Wala akong mapagpilihan. Tingnan natin sa bronzer, guys, ha. I have two shades dito. Nahanap ko na yung medyo warm na undertone na hinahanap ko. Okay. Nasa bronzer siya. Alam niyo nung pansin ko sa Get Ready With Me Cosmetics. Parang ako lang bang nakaka-feel na sobrang technical nila. Normally kasi pag contour, kailangan magmukha siyang, you know, parang shadow. Ang madalas na guide is kailangan cool undertone yung gagamitin mo for contour. Sa akin naman, ayoko na sobrang cool kasi nagmumukha siyang putik. So, iko-compare ko guys ha, kasi nakita ko yung perfect or yung mas preferred ko na contour for me. Diba? Medyo warm ng konti yung itsura niya compared dito kay contour nila. Okay, okay. So, ito. Feeling ko ito. Si Beach Bum. Okay, Beach Bum. Let's see. Ayan ang sinasabi ko. Compare dito. Mas gusto ko to. Beach Bum. Yes, it's a yes. Ito, mas gusto ko to. Sige, patungan na lang natin tong isa. Yeah, that's much better. Kahit sa nose, Beach Bum pa rin yung gagamitin natin. Okay, Beach Bum, dito ka na. Oh, nakapili na ako. Beach Bum. Blush naman tayo. Meron akong 4 shades dito. Let's swatch. 299 each. Alam nyo, pagkabukas ko, meron ako napili kaagad. Itong mga shade na to. Wala kayong makikitang ganyan sa drawer ko ng blush kasi hindi ako mahilig sa ganitong shade. Alright? Pero iswatch natin. Ito, pagkabukas ko pa lang. Wow! I love it! Ito si Nami. Si Cool Girl. Very light. Ito naman si Fan Fiction. Sobrang tingkad. And then, yung na-love at first sight ako, si Red Carpet. Wow! I think we have a win. Alam niya na. I love Red Carpet. Ilagay na natin si Red Carpet dito. It's definitely a yes. Highlighters. Meron silang 3 types. We have the baked highlighter, pressed highlighter, and the highlighter topper. Let's start with baked highlighter. In total, meron silang 3. But I have 2 here. Yung baked highlighter, as you can see, medyo paumbok siya. Ayan, paumbok siya. Normally, ito yung mga subtle lang eh, na highlighter. Ayan, si Tala. And ito naman si May Ari. Ayan. We have the champagne one,
which is si Tala. And ito yung medyo bronzy. Sa mga nagsisimula pa lang sa makeup, baked highlighter talaga is the best. Para mag-gauge nyo muna kung gano'ng karami yung bet nyo. At saka subtle lang kasi siya. And for oily skin peeps, baked highlighter din ang masasuggest ko. And if you have textured skin din pala, iwasan nyo, lalo na yung mga may glitters, iwasan nyo yan. Kasi nakaka-emphasize siya ng pores. Okay, ito naman, let's move on sa pressed highlighter. In total, they have 7 shades, but I have 4 dito. Let's swatch. Let's start with Lilac Haze. Wow, ang ganda ng kulay. Wow! Very nice. Parang feeling ko babagay siya ngayon sa outfit natin. Parang bet ko siya. Pero hindi ko ilalagay sa cheeks, sa eyelids. Ayan, si Candlelit. Oh! Medyo light siya. Pero grabe, oh. May kita niyo yung difference kagad, diba? Subtle lang yung bake. Pero yung pressed highlighters, wow, wow. Honestly, hindi ko gusto yung formula nila nung blush and nung contour and bronzer, sa true lang. Kahit yung before na naswatch ko. Pero itong highlighters nila, oh my gosh. Ayan, si Major Glow. Ooh, wow! Ito medyo yellowish, parang gold. And then last one is 1111. Si 1111 yung pinakamalambot. Tignan natin. Ah, siya nga, ang pinakamakinang. So, ayan na sila. Personally, gusto ko to. Itong dalawa sa gitna. Ito kasi sobrang ano. Oh, basang highlighter ang labanan. Dito nahirapan ako, pero I will choose Major Glow. Si Major Glow is a yes. Ilalagay na natin siya. So, ayan si Major Glow ang aking napili. Maglalagay ako sa nose. Konting-konti ilang, oh. Grabe. Grabe ang highlight nito. Pero meron siyang maliliit na glitters, guys. Nakikita ko. Parang bet ko si baked highlighter ilalagay ko dun sa kabila. Sige, lagay natin si May Ari. Ayan, very subtle. And then last one, yung highlighter topper. Dalawa yung nandito sa akin. In total, they have 4 shades. Ayoko muna hawakan. Pakita ko muna sa inyo. Ang sarap niyang pagmasdan. Ang sarap niyang tingnan. Oh, kita niyo. Kinang-kinang niya talaga. So, ayan si Trailblazer. And then this one is Supernova. Let's swatch Trailblazer. Ay, ito na yung may glitters. Topper lang talaga siya. Okay, ito naman si Supernova. So, ayan. Naalala ko, sabi ko maglalagay ako ng Lilac Haze sa aking eyelids. So, let's do that. Wow, sis. Bumagay siya sa damit. Ay, ang ganda. And then, naglagay tayo ng topper kasi hindi tayo matahimik hanggat hindi natin ma-try lahat. Lalagay natin si Trailblazer. Okay, Trailblazer. Let's see. Grabe yun. Ano pang hinihintay ng Get Ready With Me Cosmetics? Asa na ang eyeshadow palette? Kayang-kaya na. Go, go, go na. I'm waiting. Si Baked Highlighter lang yung medyo na iba. Kasi siya lang yung pabilog. Pero ito yung napili ko si May Ari. Yan. Siya yung bet ko sa mga highlighters kasi subtle lang siya. And alam niyo naman ako, hindi ako pala highlighter talaga sa upper cheeks. Alright, so tapusin ko lang yung aking face, guys. And I will be back. On my lips, ginamit ko si Cheesecake Supremacy Lipstick. Ayan siya. Medyo, ganun ako sa foundation. Parang it's too much. Sa akin ah, first thoughts, parang obvious na naka-foundation ako. And alam niyo naman, nasa top ko ngayon is parang ilang years na rin siyang nasa top. Yung L'Oreal Infallible na Fresh Wear Foundation, ngayon tinitingnan ko on my skin. Wait, ayoko muna din. Initial thoughts pa lang to ha. Sa ngayon na hindi pa ako nag-oil up, hindi pa ako lumalabas ng studio, mamaya tingnan natin pag nasa natural lighting tayo and pag nasa labas. Hindi naman siya malagkit for now, lightweight siya ngayon ha, kasi nasa aircon pa ako. Pero tingnan natin later on. So, wear test natin to, mga kaibigan. Let's see kung ano ang pasok sa banga. Punta muna tayo sa labas, tingnan natin siya on natural lighting. And flash photography na rin, tingnan natin. I think maputi pa rin sa akin yung foundation. Ano ba yan? 31 shades? Hindi pa ako nakapili ng tama. Pero talaga yung closest. Talaga feeling ko. Siguro a shade darker pa. Parang may konting white cast. Maybe because medyo white, medyo lighter pa yung foundation na nakuha ko. I don't know. Naiinis ako sa sarili ko. Ano ba? And so, ayan siya. Yan yung sinasabi ko, guys, na obvious na naka-foundation. I don't know if it's just me, pero maganda, don't get me wrong. Maganda. Maganda. Pero syempre, ako, gusto ko kasi kahit papano. Kaya nga madalas gamit ko ngayon skin tint kasi gusto ko yung medyo peeking through pa yung aking skin. Doon naman tayo sa natural lighting. Oo nga pala, guys, it's 1 PM. Makulimlim kasi. Natural lighting, ito siya. Let's see up close.
Ayan. Update guys, andito kami sa grocery and maganda pa rin yung aking foundation. Hindi kailangan mag-blot. Both sides, okay. Pero mas matte yung itong side na to. Yan lang. Update. Ay, ang oily ko na. At saka lumalabas na yung pimple ka. In fairness naman, hindi ako nag-blot mula kanina pa. Ngayon ko lang napansin. 9:34. Okay guys, last and final update. It's now 10:25 PM. Ayan, as you can see, yung sa eyelids, nag-crease siya. Pero okay lang, madali naman siya ayusin. Check nyo na lang, oh. Tapos ganun nyo lang ulit. So, napansin ko talaga guys, obvious na obvious yung pores ko dito compare dito sa kapila. Pareho ko silang gusto. Itong dalawang to, yung kanilang makeup prep squad, blur matte primer, and yung life proof primer. So, as you can see kanina, kung ang problema mo is nag-oil up kagad ang skin mo, this is it. Ito ang magiging best friend mo and very lightweight siya. If you don't mind na medyo may heavy na feeling, kung gusto niyo ng gripping talaga, yung talagang kapit na kapit ang funda mo, ang concealer mo, especially if you have blemishes, ito yung marerecommend ko. If you don't mind na medyo may extra weight sa face, kasi yun yung na-feel ko sa kanya. Next time, gagamitin ko to ng ibang areas ito, yung ibang areas yung blur matte primer. Kasi feeling ko, it will work well. Hindi ba pwedeng makuha yung best of both worlds? As an oily skin person, feeling ko mas magbe-benefit talaga ako sa blur matte primer. So, for me, blur matte primer is definitely a yes para sa aking oily skin. I like this! Sobrang ganda niya. Nakaka-blur talaga siya ng pores. Yung concealer, hindi ko naman siya masyadong mare-review kasi gusto ko naman talaga yung concealer nila. Oo, na-review ko na yun before. And wala naman difference sa formula. It's the same. Yung second nila na launch ha, hindi yung first. Kasi iba na yung first. Mas better na yung pangalawa eh. Pero I think bagong formulation din to. Pero wala naman ako masyadong napansin. It's looks nice sa under eye area. Walang nag-crease, hindi rin siya nagmukhang crack. Yung nagka-crack-crack, wala akong nakitang ganon. Yung green, lalo na kung marami kayong blemishes. Tingnan nyo, wala yung sa noo. Ito lang talaga medyo na ano. Siguro kailangan lang itong ano lang natin ha, gusto ko lang siyang ayusin ng konti. Tapos naglalagay lang ako ng konting funda. Let's see. In fairness, effective. O, diba? Natakpan na naman. Radiant Skin Luminous Foundation. Like I said, in-depth itong review na to. So, ibubuhos ko lahat ng thoughts ko, okay? Madali siyang i-apply. Coverage niya is medium to full coverage. I'm saying full kasi talagang obvious na naka-foundation ka. I would say itong foundation na to is great sa mga events. Kung meron kayong pupuntahan, kung kailangan nyo talaga ng pakak na makeup, pakak na foundation, this is it. Yun nga lang, hindi ko siya mare-recommend for everyday use kasi... Eh, anyway, nasa sa inyo naman yan. Kung preferred nyo ng foundation girl everyday. Yung trend kasi ngayon, less is more. Okay, isa-isahin natin ang mga points ha. Sa price niya, I would say, mura na siya. Opo. Kasi marami to. Ang ganda ng packaging. Shade range. Oh my gosh, ang dami. And sa ngayon guys ha, kanina kasi parang ang puti ng face ko. Ngayon hindi na. Feeling ko sa powder din. Kaya nga, mas preferred ko talagang mag-bake using a translucent powder. Pero habang lumilipas yung oras kanina, unti-unti rin naman na parang hindi ko na napapansin na parang puti na yung face ko. Hindi na. Ang fresh lang. Yung feeling niya sa skin, lightweight siya. Kung compare ko ha, kasi sa primer eh. Finish niya is definitely matte. Nakita niyo kanina, ba? Diba? Hindi ko lang na-try guys. Ito, may kasalanan ako. Sabi ko kanina, itatry ko to. Hindi ko na-try yung Life Proof Fixing Spray. Hindi ko na-try. This one is radiant. Yung isa kasi is matte, yung una. Ito radiant. Hindi ko na-try. Bakit? Nakalimutan ko. Bale, next time na lang. Pero okay na rin yun kasi para matest out talaga natin yung foundation. Wala naman akong amoy nakakaiba sa kanya, guys. Okay naman yung scent niya. It's actually unscented. Staying power. Guys, up mo kung oras na yung nakalipas. 10:30 na. Alauna tayo natapos mag-makeup kanina. O, diba? Parang bagong apply pa rin yung aking foundation. Konting blot lang to, laban ulit. Actually, kahit hindi nga ako nag-blot buong araw. Actually, guys, hindi nga ako mag-blot eh. Pero, guys, hindi ako masyadong... pinagpawisan today kasi nga maulan, malamig yung panahon. Kaya talaga hindi ako pinagpawisan. Siguro kung medyo pawis siguro ako today, makikita ko na mas oily siguro ako. Pero ngayon, 10 oras na worth ng oil na to na lumabas sa face ko. In fairness, siguro talaga nakatulong yung primer, lalo na dito on this side. Oh, mga 6-7 oras, saka ko napansin na lumalabas na yung blemishes ko dito sa baba. Pero yung sa noo, guys, and oh, 'di ba? Kita-kita niyo kanina yung mga ano ko diyan, pimple marks ko.
ko, nawala. Nag-start na mag-shine yung face ko, matagal. Siguro mga more than 6 hours na. Nung nakita kong nag-start na mag-oil up. Pero, yung oil up na, hindi naman ganun kalala. So, this is good. Next time, hindi na ako gagamit ng brush. Feeling ko sa brush eh. Kasi kapag gusto ko talagang makuha yung coverage brush yung ginagamit ko, next time gagamitin ko na lang is Blendy to blend out yung foundation. Feeling ko mas magiging comfortable for me. Unfortunately, guys, may napansin akong transfer kanina. Nagpunas kasi ako kumain kami. Dito lang yun sa nguso ah. Meron ako nakitang transfer. Pero minimal. Hindi siya kagaya ni L'Oreal Pro Matte. Ano yung last na nireview ko? Yung 32-hour foundation. Yun, grabe talaga yung transfer nun. Guys, sa foundation, meron talagang transfer. Pero yung level ng transfer, diba? Usually, ayan, yung mga foundation like Superstay. Yung Superstay na foundation ng Maybelline, yun talagang grabe mag-transfer yun sa akin. Yung L'Oreal na Pro Matte, and then yung, 4%, yung may 4% na niacinamide, yung mga yan, grabe yung mag-transfer sa akin. Also, meron pa. Marc Jacobs nagta-transfer din sa akin. Nakikita ko yan nagta-transfer. In fairness, siguro nakatulong din yung gripping na primer. Kaya hindi siya ganun ka-transfer. Alright! So for me, it's a yes. Ang mura niya kasi, 599 pesos lang. Pero yung quality niya, alam niyo, yun nga yung naiisip ko. Parang pwede siyang makompare sa Marc Jacobs na foundation. Sorry ah, yun lang kasi ang meron ako. Hindi kasi ako pala. Ay hindi, meron din ako Estee Lauder. I mean, hindi ako pala bili ng luxury. Eh, yung mga mamahaling makeup. Hindi ko kayo mabigyan ng example ng mga high-end kasi kukunti lang yung mga high-end ko dyan. Oh, mostly talaga pang ano ako, pang mura. Kung mapansin nyo kanina, ganun din siya ka-runny. Runny rin kasi yung Marc Jacobs. Pero mas okay yung packaging nito. Yun kasi parang may dropper na, diba? Basta sa akin, mahirap yun. Nahihirapan ako dun sa packaging nila. Pero this one is nice kasi may pump. Ang ganda ng bote, diba? I'm so proud of May Ilayog. Imagine, first launch, grabe yung shade range. Grabe. And alam ko yung hirap. Nakakwento rin niya yan sa akin before na talagang pagdating sa base, ilang taon na rin niya, alam kong ilang taon niya na pinagplanuhan to at talagang pinag-aralan mabuti. Kaya grabe, May Ilayog, saludo ko sa'yo. Siyempre, no, honest to goodness review pa rin tayo, guys. Eto, guys, gagamitin ko siya kapag skin tint. Try ko lang. Kasi ang yun ang problem sa skin tint eh. Mabilis siyang mag-wear off. Kasi nga, syempre, skin tint lang siya. Makasakaling makatulong to para talagang grip talaga yung foundation or yung base. Sa powder, pass ako sa powders. I'm sorry. Ito lang talaga kasi tried and tested ko na to. Yes. This one, kasi hindi naman ako pala set ng ganito. Pass. Ito dahil sa kung ano yung preference ko ah. Yung powder, mahal siya for me, for a powder. Kasi, hay, dahil, ang ginagamit ko lang naman, hindi, 150 lang. At saka ito kasi may shade. Translucent talaga ginagamit ko pag set. Contour, no. Ano pa rin ako, pass. Nagtry na rin ako ng contour nila before and pass din ako dun. I don't know. Hindi ko alam bakit. Hindi ko, siguro sa shade. Maliban sa shade is, I think yung pinaka texture ng powder. Kasi kahit yung sa blush, ganun din yung feeling ko eh. Parang medyo dry siya. Parang hindi mo makuha kagad. Hindi kagad ma-pick up ng brush yung color. Sa blush, definitely si Red Carpet. So, alam niyo na kung ano yung mga bet ko. Yung sa shade shifters, sinabi ko naman na kanina yung thoughts ko. Ano, so, yung white lang ang marerecommend ko talaga dito. For me, ewan ko. Yung iba kasi, ang hirap niyan timplahin. Yung highlighters nila, ang ganda. Yung pressed highlighters, walang tapon dun sa mga pressed highlighters nila. Again, thank you Get Ready With Me Cosmetics for sending this PR package. Grabe, na-overwhelm ako sa dami. Sobrang dami. I'm very grateful. Sana nakatulong tong video na to, lalong-lalo na sa mga nagsisimula at na-overwhelm sa dami. Dahil apiro tayo dyan, ako din. Pero sana naging simple itong simplified version, itong ano ko, itong review natin, itong video na to. Alam kong mahaba, pero sana marami kayong napulot, marami kayong natutunan. Kung meron kayong mga comments, suggestions, violent reactions, char, lagay niya lang dyan sa description. Lagay niya lang dyan sa comment section, okay? So, ayun lang. If you wanna share your thoughts, feel free to comment down below para makatulong din sa mga ibang naghahanap ng review. And let me know kung ano yung gusto nyong next nating i-review. Okay? Let me know. Comment down below. And I will see you again on my next one. Thank you so much, guys. Bye!